discuss about yung ganun, no? Load combinations, no, in entirety. Diniscuss natin paano napunta ang allowable strength design sa kanyang mga load combinations at paano siya nag-transition towards load and resistance factor design, no? So maalala natin, kapag ASD ang pinag-uusapan, we can relate that with working stress design under concrete ng RC. Tapos, sa LRFD naman, we can relate it with USD sa RC na ultimate strength design. Tapos, pinakita natin dun yung mga factors that will affect the value, no, of our loads or the combination of loads depending on the multipliers provided to them. So, yun yung alalahanin natin. Then, dito naman sa week na to, pag-uusapan naman natin yung about sa dead load to wind load. Di ko alam kung matatagalan, dahil tingin ko mga 2 to 3 weeks yung discussion natin dito sa dead live wind, no? Kasi yung dami ng topics under wind yung medyo ganun mahirap. Di naman siya sa sobrang hirap, pero marami kasi eh. Marami kasi siya, at saka kailangan marunong kang magbasa in yung problem sa wind loads. So, mag-walkthrough tayo ngayon dito sa dead, live, and wind. Dead and live, very easy lang yan. Pero we need to discuss some definitions for each of them at kung paano ba natin sila idadala sa design proper at kung sakali man, paano natin sila kukunin. Okay? So, let's discuss. Let's start with this one. So, pag sinabi natin dead load, basahin natin yung definition. Ha? Pag sinabi natin dead load, consists of the weight of all materials, take note ha, weight of all materials of construction incorporated sa building or other structure, including but not limited to, may kita natin, walls. Hey, naalala natin yan, di ba? Ang walls kasi is somewhat fixed na depending on kung saan mo siya ilalagay. Or depende kung anong klaseng wall ba yung ilalagay. Diba? Meron kasi yung mga movable walls natin, unsafe structure. At meron din naman yung fixed. So, tinutukoy dito, under dead load, would be the fixed one. At kung sakali man, meron tayong changes when it comes to the wall scenario, meron din tayong nilalagay na 1 kilopascal, no, additional na interior partition. Diba? Naalala nyo yun? So, babalikan natin ang topic natin ng dead load. Meron yun dito, interior partition loads. So, other buildings where partition locations are subject to change. Sabi, diba? Ibig sabihin yung partition mo, pwedeng magbago, or ano ba pag sinabi mong partition? Yun yung paghahati. Okay? Ano ba ang naghahati? Malamang sa isang floor, inahati yan ng wall. So, if walls are to be changed in the future, maglagay ka na lang ng uniformly distributed dead load equal to 1 kilo. So, ganun lang naman. Okay? So, yun yung naalala natin sa walls natin. And, kung maalala nyo, kung gagamit tayo ng hollow blocks, you have this one. No? Yung table 204-2. These are minimum design dead loads. Take note, minimum yan. Meaning, this is our criteria na sana hindi tayo bababa dito. Maliban na lang kung actual kasi yung gagamitin mo. There are instances that actual values are to be used. But in this case kasi, this has been shown by the NSCP na hanggat maaari, huwag kang bababa dito sa mga values nito. In kilopascals. So, here, ginamit natin ito, concrete masonry unit, for us to get the weight of a wall with the use of hollow blocks. Okay? Hollow blocks. Sir, paano pag hindi na hollow blocks? Paano kapag ganun na, sir? Kasi hindi naman always hollow blocks yung walls namin. Eh. For example lang, sir, yung wall namin, eh, glass. Paano namin din kukunin yung value ng sa glass? So, pag wala, pag wala dito yung glass, malamang wala rin dito yan, no? Wala rin dito sa minimum design loads yan. Hanap ka ng glass dyan, no? O windows, glass frame, and sash. Ito din. Windows, glass, frame, and sash.
yung sash yung lalagyanan niya. Pwede rin. Pwede niya actually gamitin to. Pero kung gusto mo solo wall lang, solo wall lang, yung string wall. Meron tayo dito sa may 204-1. At minimum density naman to. Kung kanina, minimum floor loads. Ngayon, minimum density. E ano ba ang unit ng density? Density is weight over volume. That's kilonewton per cubic meter. So, for example, pure glass. Ayan. Pure glass ang kukunin mo. Ayan. So, meron kang 25.1 kilonewton per cubic meter. Ngayon, paano mo incorporate to as a weight dun sa wall mo? Simple lang. If that is kilonewton per cubic meter, multiplyan mo to ng thickness. Kaya ano lang naman usual yung thickness ng ganun, no, ng glass. Less than, ganun pa ata yun eh. Less than 100 mm. Okay. O less than parang yun. Baka 50 or no. Baka point. O tama, mga 50. Ganun lang siguro yun. 50 mm. So 0.05, no? Multiply mo dito. Magiging kilo pascals na siya. O kilonewton per meter. Per meter height. So, after mo ma-multiplyan ng thickness, multiplyan mo naman ng height. Ano mangyayari dun sa weight ng glass? Magiging kilonewton per meter. Kaparehas nung ginawa natin doon sa solid block. So, mga ganun scenario. Why? Kasi under steel design, pinakasikat glass yung wall. Kasi pag sinabi natin steel design, guys, bakal yung concrete, bakal yung concrete. Bakal yung kalam, bakal yung beam. Eh, talagang bakal sila, no? Wala silang concrete unless ang design natin ay yung composite beam. Pag sinabi mo kasing composite siya, ibig sabihin halo, haluan. Hindi lang siya steel, meron pa siyang concrete. So parang ang nangyari doon, wide flange na, nilock mo ng gano'n, no, ng concrete sa labas. So that is, ang tawag dito, composite ang tawag doon. So meron na ba tayo sa STAAD ng mga composite na members? Wala pa. Sa STAAD, kung RC, RC lang. Kung steel, ibig sabihin yung beams, columns mo, bakal lang talaga yun. Okay? So, ganun yung sa part ng glass. So, for example, sir, paano kapag ganun naman, no, buhos? Hindi siya hollow blocks. Siguro naman sa mga nag-OJT dito, alam na yun, no? Pero pag sinabi kasing buhos, yun yung alam nyo, nahalong semento, nahalo na lahat-lahat, tapos ready nang ilagay. So, yun yung tawag dun, no? Bubuhusan na ng concrete mix. So, ganun yung wall na, for example, gusto mo, buhos na wall, hindi siya yung stacks na hollow blocks. Meron dito, kunin mo na lang yung unit weight ng, ano ba, unit weight ng cemento. Pwede, concrete, ayan, reinforced concrete. Anong unit weight ng reinforced concrete? Ayan, stone including gravel na. So, may gravel na dito, 23.6. Yan yung pinakasikat na value, no? 23.6 or 23.64 ata yun. Ng reinforced concrete. So, yan, pwede nyo gamitin yan. Yung 23.6, gawin mo, multiply mo ng thickness ng wall times height. Magiging kilonewton per meter na siya. Yung ilalagay nyo saan? Sa ilalim na beam kung ano yung nagbubuhat sa kanya. Ganun yung situations natin under dead load. Okay? So, walls pa lang yun. Floors. Very easy naman na to, di ba? Ano ba sa floor natin yung mga dead load? Yes. Ceilings, roofs, stairways. Kakalimutan yung stairways, no? Meron yung iba na nakakalimot dyan sa stairways. Lalong-lalo na yung load calculation ng stairways. Nakitaka ako, nag-design na, pero bakit wala namang load kung wala namang load calculation sa stairs? Sec 2 floors yung binigay kong project, eh walang stairs. Aba, malupit. Paano ka din naakyat, no? Then, built-in partitions. Yan yung ganun natin, no? Yung built-in partitions, yan malamang yung kanina na pinag-usapan natin na movable
kung sakali ay change, no? In the future mag-change ba? Meron tayo dito sa kalye. Then finishes and cladding. Yung cladding ay yung tiles ng wall, no, para magmukha namang maganda. And other similarly architectural, structural items, fixed service equipment including weight of cranes. Nandito lahat yan sa dead load. So weight of materials and construction. Ito guys, pag meron kayong mga actual weight ng materials, sabi ko nga, di ba? Ayaw niyong gamitin itong minimum values. Gusto niyo, sir, di ako naniniwala sa mga values na nandiyan. Gusto ko, ako lapa yung mag-weigh ng aking mga materials. So, di okay lang. Pero, as much as possible, kung wala kang definite information, gamitin mo na lang yung minimum values. Nakalagay naman kasi dyan, minimum ka. Hanggat maaari, huwag kang bababa sa mga value na nandiyan. Pero kung sakali mang bumaba ka, ganun, no? Try to compute if it's okay. Compute naman lahat yan. May even compute kung sakali, okay naman siguro ito kasi ganito amount lang ng load yung kayang buhatin. Mga ganun situations, pwede nyong gamitin yung actual weight ng natin. Okay, so, huwag kayong sumarado sa values natin under dito sa asaan daw NSC. There are densities which are not presented here. Pwede nyo search kung ano densities nila, kung ano bang material gagamitin nyo, para kung sakali mag-design ka, at least agad may reference. Partition loads, ito yung kanina, no? Kung meron man tayong mga built-in partitions, ito yung mga in the future, pwede mo tanggalin or palitan. So, ganun lang yung dead load in general, di ba? Napakadali. So, yung weight natin sa isang structure na fixed. Depending, malang the partition load can be changed, di ba? Pero, in general, na yung kita nyo dito, yung dinidikit natin sa mga structural members or fixated, kumbaga. Lagi yung walls natin, lagay mo sa beam, dikit sa alam, di ba? Yung tiles natin, dikit sa slab, yung ceiling, nilalagay sa slab, pero sa ilalim ng slab yun, mga ganyan scenario. And yun, we're all fixated on certain location. Kaya dapat, they must be placed under the bed. Okay? So that's dead load. Kung sakali, guys, may dalawa tayong table under dead load, minimum values, ha? Ibig sabihin, basis nyo to para hindi kayo bumaba. Huwag nyo nalang babaan itong mga values of densities and pressures para sa so, yung table 204-1, dito yung mga density ng material based on what they are, aluminum, mga ganyan, bituminous products, yan yung pang-asphalt guys, mga bituminous, graphite, mga ganyan. Ito yung nilalagay sa road ng asphalt. Then, brass, bronze, depende kung anong klaseng material pa meron tayo dyan. Basta, nalagay, at dito. That is table 204-1. Next, next is 204-2. Minimum design loads. Tignan tayong kilo, pascals. So, yun lahat. Yung mga components natin under what's with what particular part of our structure is fixed. Yan, ceilings, coverings na naman. Ano pa? Floor fill, floor finish, like tiles, yeah. You can go frame wall, ano yun? Frame walls, pag-print masonry units, and parts. Ano lang kasimple ang ating dead load. The next natin ay yung dead load naman. Ayan. So when we talk of live load, yan dapat yung maximum load expected intended use for occupancy. Take note ha, alam naman na natin before, ginawa natin yung sa laboratory.
when we try to solve for loads under live, then it is dependent on how you should use the slab or how you should use that particular area inside your design. Kasi diba, when you think of five loads are those types of things that can move around. So kung sakali mang you will take into account all of those things, we are moving from one place to another, it would be hard for us to pinpoint how we would transfer the loads. So, in order to prevent that, we're trying to get the live load based on the angular force basis na lang siya. Or ano ba? Physical? Kasi gano'n no? 3D kasi yung force natin dito. Tapos, force, you have to multiply that with height na naman para maging kilopascal. Pero, yung nandun sa gano'n natin, yung nasa NSVP natin, not so much na. Why? Kasi when we go to the table of live loads, we can not have it. Yeah? Kilopascal sa sakagan intended over the area of your floor or ceiling. And yun na nga, no? Dependent siya sa paano gagawin. Okay. So, critical distribution of live loads. Itong critical distribution of live loads, these are the times when influence lines are used. Na-discuss na ba sa inyo yung influence line? Na-discuss na ng influence line? Okay. So, pag gagamit kasi tayo ng influence line under design, okay lang. Kasi influence line shows us where exactly is the maximum shear or maximum moment is located if we are to put the load there, diba? In influence line. So, kung sakali man, we want to get the maximum capacity of that beam or that structural member in general, then, we need to place our concentrated live load sa ating maximum under the influence line. Yan lang yung tinutukoy dito. Kaya nga, sa live load natin, no, meron tayong concentrated load dito. The maximum effects it would give us, provide us, would be based on this concentrated load here being placed on our influence line's highest or largest point. Okay. Floor live loads. Nabanggit naman na yan. Then yung minimum values natin ng floor live loads. Ha? Okay, maliliko dito. Minimum value yan. Minimum, it can go up. Kaya nga, always kong sinasabi, diba, we can always go higher but never lesser on these values dito. Kasi reference natin yan. What are the consequences of this ones, no? Baka kasi later on, kapag nag-investigate sila bakit may ganitong problem, then, diba, nakita nila na kasalanan mo, they may revoke your license or your ability to practice the profession. Kaya, ingat-ingat tayo pagdating sa design, no? Okay? So, these are minimum values, which means na wag bababa dito. Then we have here, general notes here. General notes. So ito, the floor shall be designed for the unit live load set forth in table 205-1. Ito yung kanina, table natin. Minimum live loads of horizontal projection lahat yan. Okay? Where it can be determined in designing floors that the actual live load will be greater than the value shown. Okay, kung sakali man, meron kayong value na naman na actual mong pwedeng kunin, you may deviate from the table, pero hanggat maaari, never go lesser to the minimum space there. Kasi minimum amount mo yun. We are to, sir, paano pag mag-isa ko lang sa bahay ko, can I go downwards dun sa values ng residential area sa live load? No! Hindi naman ibig sabihin mag-isa mo lang, eh mag-isa mo na lang din sa buong gano'n, no? Buong buhay mo. What if biglang may bumisita? Were they considered while you try to design the structure, diba? So, as much as possible, kahit ba makuha mo yung actual na bigat mo na dadaan around your house, it
should be na pag dinesign mo yan, i-design mo siya na lahat ng mga, for example, unexpected situations ay na-take into account. Okay? Then next, distribution. So itong distribution na pag-aralan natin ito, distribution of uniform flow loads, pinag-aralan natin yan before on the two-way or one-way distribution. Tama? Ang dali lang naman to eh. Depende yan sa largest and shortest na dimension ng ating structure. So, nakadepende dun kung ang iyong slab ay transferring its loads two-way or one-way. Then, concentrated load, napag-usapan na natin. What are then the special loads? So may special loads tayo si 205-2. Kung titingnan natin sa NSCP, si 205-2, makakaiba sila, no? They are not the usual live loads you can see sa mga sa paligid natin. So these are special occupancies, no? Kung sakali, catwalks, canopy, walkway, all uses acceptable stages, mga ganyang situations na ng categories natin dito, like under the description kasi yung binabasa ko, pwede nating gamitin itong special values. And alalahanin yung mas malaki yan malamang. Kasi yung mga special loads na to, ito yung mga, di ba, hindi mo naman napikita everyday na nandyan sa'yo. Or nandyan man, but not that rampant on all of the structures around us. Kaya yun, kung meron mang special loads, andito naman yung definition niya. Sir, paano pag wala yung tables na sa tables yung kailangan ko? That's when you try to use now your internet. Try to find out kung sakali, di ba, kulangan ka sa density ng ganitong material. You want to get the density of this material under dead load. E di ibig sabihin, wala nga sa NSCP, mag-search ka na lang. Now, when you try to search, no, make every information credible. Hanapin nyo, baka yung iba, sinulat-sulat lang yun. I, for myself, can write anything on the internet and post it in any other way I want. But is, or would, things that I place, no, of the informations on the internet be true or not? Diba? Mahirap masabi na tama o mali agad. Kaya as much as possible, try to look for many resources to prove that your claims are correct. Okay? Kung sakaling lang naman, no, that you will try to deviate from the values set forth here in the NSCP. Kasi pag hindi mo sinabi yan, tatanungin ka, bakit mo din ginawa? Diba? Paano mo na pagdesisyonan na ganito dapat yung haba, ganito dapat yung laki ng gagawin mo? Okay? So that is with live load. May question ba for dead load and live load? Yes, yun lang ha. Guys, alalahanin nyo yung procedures natin under dead and live. Kasi kung sakali lang naman, kung sakali lang naman, isa sa mga magiging structural design. You should know where to get those values. So sir, pag nagtrabaho ba ako, for example, under Manila, pwede, pero guys, know the process. Alam niyo dapat kung bakit ganito, bakit ganito. Yun dapat ang kunin nyo, kahit yun man lang kunin nyo. Get the reason why you're getting this. And when you understand how the forces are being transferred, forces are being constructed. Hindi naman sa constructed, no? But, or the code be read, di ba? Alam nyo kung paano basahin, paano mag-calculate. Be okay tayo under analysis or design and analysis. Okay, so that is dead and live load. Mapupunta na tayo ngayon sa isa sa mga madugong laban under analysis. Mas madugo before. Kasi, di ba, per frame yung analysis nung unang panahon. Alam mo yun, ilan ang frames natin sa isang structure. Depende kung ilan yung lollipop, yung mga bubbles, nakalagay din yung ABC at yung 1-2-3. Sa architectural plan niya, di ba, may mga bilog-bilog. ABC 1-2-3. Yun yung malalaman kung ilan yung frames.
Eh dati, isang frame, isang structural analysis sa isang papel. Tagal. Tagal. So, wind load tayo. Alam na natin before na pag pinag-uusapan natin ang wind load, meron dapat tayong maalala. And that is, hatiin natin ang ating structure into two. Kaya, wind load, hatiin natin ang structure natin sa dalawa. Una, we call that the main wind force resisting system. When you talk of the main wind force resisting system, then it's the part of the structure or it's the structure itself that will carry the load. Like yung column here. They will carry the wind load from top papunta sa ground. Kaya sila tinawag na main wind force resisting system because it's them who will carry the entirety of the wind load. Yun lang. At saka yung components ng cladding naman, that would be dependent on ano ba, the criteria that a certain part is not a main wind force resisting system. So pag hindi siya ang WFRS, diretso na siyang components ng cladding. Okay? So components and claddings are elements of the building that do not qualify, nasabi na yan. Examples are fasteners, purlins, wood studs, roof decking, and roof trusses. So, dalawa ang mangyayari under wind load, and that would be, it would provide us information values for the main wind force resisting system, and at the same time, it will provide us values under ang tawag dito? Ano ba yun? Tagal lang. It will provide values for this CNC natin na hindi siya nagbubuhat ng partners. Specifications. So, nabanggit dito sa code na kapag nagde-design tayo ng wind load, gagamitin natin ang sections 27A hanggang 27F. But for antenna towers and antenna supporting structures, pwede tayong gumamit ng structural standards for steel antenna towers and antenna supporting structures. This is another code or book, no? Kung sakali. Kung antenna towers yun, pero sakali mang hindi, or if you want, pwede rin kayong gumamit ng American code. Usually, yun naman ang ginagawa. Or mga AISC code. American din naman yun. Pero sa Amerika kasi guys, magkahiwalay ang Association of Cities at saka yung mga nasa steel industry. Meron pa nga yun na sa may earthquake na magkakahiwa-hiwalay sila. Okay. So, ano nga ba ang meron sa sections 207A, 207B, 207C, 207D, 207E, at 207F? Hanggang F yun. Kasi kailangan makuha o magamit natin hindi lang isa, no? Usually, ang minimum dalawa sa mga sections na yan. Okay? Minimum na yun, dalawa. Pero bakit hindi isa? Kasi yung ibang sections dyan, ganun lang siya, no? Parang it will provide you information on how to answer the wind loads. For example, meron tayo dito na 207A. Ano bang meron sa 207A? Section 207A. Okay. Bago tayo pumunta dun, we should know that this code is revised, no? Na-revise po ang code ng 2015 based from 2001 at 2010. Kasi diba, kung maalala nyo, yung super typhoon na kumama sa atin ay before pa nung ganyan. Ata, no? 2015. Kaya ang ginawa sa atin,
binago na lang yung code in order to cater for the problem na mabigat, no? Yung tipong lumaki na naman ang wind velocities ng ating bagyo, kaya incorporate natin para mga ganun sa namin. Kaya ginawa ito. So, pag kinompare mo ang 2015 sa 2010-2001, magkaiba ang wind load parameters niya and mas kinigting mo yung values under NSCP 2015. Okay. So, dyan lang naman yan, no? Improve organization clarity and use of wind load provisions. Yan lang naman yung nagbago dito. So, ano itong mga sections na to na pwede nating nagagamitin natin, no, to design under wind load? So, 7A provides the basic wind parameters, ha? Parameters. So, ibig sabihin, yung preparation andito sa 7A. Okay, yung mga preparation, preparatory values like yung KZT, kung maalala nyo, KB, ano pa, gas effect factor G, yung wind velocity V, dito sa 207A lahat makikita at makikita. Okay, yan lang. So, ibig sabihin yung rest, no, yung section 207B and the rest will provide us value under the design proper na. Alam niyo yung parang nagsisolve ka na, yan na yung mga values, no, kapag nagsisolve ka na ng wind load niya. So, yung preparatory 207A, after mo makuha yung preparatory values on 207A, balik ka na dito to get the value of the wind load. Yan lang. Then, punta tayo sa first na criteria or first na method or procedure in order for us to get the wind load of a structure. So, 207B is the directional procedure. Take note, ha? Open, close, partially enclosed, and open buildings of all heights. Directional procedure para sa lahat ng heights. Meaning, guys, this is the general formula for wind load. Kasi pasok lahat dyan. Malaki man yung structure mo, maliit man siya, pwede gamitin ito. Kaya nga siya tinawag na buildings of all heights method. Kasi it doesn't matter how high your structure is. If you can compute for the wind loads on the structure, then do so. Okay? So, pag sinabi natin directional procedure lang, directional procedure, eto, magkakaroon tayo ng ganun, no, ng parang direct, tawag ito, importante or importansya pagdating sa pagkuha ng GCP. So, yung GCP natin dito, that tells us the amount based on the direction, saan tatama, paano tatama. Diba? Naalala natin yan. Kung maalala nyo, meron akong diniscuss, pero sa iba baka hindi na-discuss, no? Yung leeward, windward, sideward. Importante yung direction kasi ng wind, under directional procedure. Kaya, eto yung pinaka, let's say, generalized na, and pinaka-generalized na procedure natin. Next, yung 207C. So, meron tayo dito, envelope procedure for enclosed and partial enclosed. So, sir, pag ginawa ba natin yung 207B, gagawin din ba natin yung 207C? Not necessarily. Kasi, kahit isa lang sa mga sections na yan ang gagawin mo, okay na. Depende kasi kung sino yung dinedesign mo. So, si 207C, parang kapareha siya ni 207B. Kukunin mo pa rin yung mga preliminary values. Pero, si 207C kasi, simplified method yan. Kasi pansin nyo naman, no? Envelope procedure for enclosed and partially enclosed low-rise building. Diba? So, pag low-rise kasi ang building, di naman critical sa wind yan. Diba? Nabanggit ko naman yan before. No? The higher your structure get, the more wind load it will carry.
Pero question ko to any one of you. Envelope procedure for enclosed and partially enclosed. Bakit walang open? Anyone? Bakit walang open structure dyan? Anyone can answer? Bakit hindi natin sinama sa 207C ang envelope procedure para sa open structure? Bakit wala open structure condition sa 207C? Pagpapasok yung hangin, sir. Correct. Please, may sumagot. Thank you for that, Irish, no? Hindi na natin kasi kino-consider ang open structure dito. Kasi low-rise na nga siya. Mahina na yung wind load doon. Tapos open structure pa. Diba? So magpapas, by lang yung hangin without, diba, applying so much on your structure. Isipin natin, ikaw, as a person, nakatayo ka, tapos bumabagyo. Kahit hindi naman sa bumabagyo, sobrang lakas ng bagyo, no? Or ganun lang, kahit humahangin lang. Diba? Nakatayo ka lang, humangin, okay lang, kayang-kaya mo. Pero, what if may hawak kang payong na humangin? Diba? Parang bumibigat yung payong kasi the force or the pressure that is being applied by that surge of winds, no? Dun sa area ng ganun mo, sa area ng payong mo, is enough to might be is enough for you to be note, isn't it? Diba? Kasi ako ha, personally, nangyari sa akin yan, no? Yung payong na nalilipad, diba? Ang nangyari dun, if the area is present there, ibig sabihin, merong pressure na magaganap dun. Pero pag open, wala kang area, so sinara mo yung ganun, no? Sinara mo yung payong mo, walang areyang tatamaan, o ibig sabihin, it will not provide the same amount of pressure. Magpa-pass through lang sa'yo yung hangin, no? So, gayon kasi yung rason kung bakit wala rin tayo dito sa 207C ng open ay dahil magpa-pass by lang yung hangin o konti na lang yung amount of winds na kaya apply. Considering low-rise na nga, so 207C is a procedure na mas madali. Okay, mas madali yan malamang. That is simplified procedure. So ang directional procedure is also called analytical procedure. While yung envelope procedure is simplified ang tawag yan. Okay, para sa enclosed and partially enclosed. Later on, alamin pa natin yan, no? Mag-solve tayo ng isang structure na gagawin nyo, alamin nyo kung partially enclosed ba yung structure nyo, enclosed ba siya, or open. Okay. Yung 207C, yan yung ang tawag sa kanya, that is the low-rise building method. So take note ah, 207C is for MWFRS yan. Take note ah, yung 207C. So, maalala nyo, yung ginawa natin last semester or last na second semester, kasi halo dito, na halo. Maalala nyo yun, di ba, yung
ating method ay simplified. Pero yung dinedesign natin, hindi si main windforce assisting system. Si roofing na. Ba't nga ba natin hindi ginamitan si main windforce? Kasi mahina lang yung wind loads kapag low-rise talaga. Pwede mo bang ilagay, sir? Okay lang. It doesn't matter. Kasi later on, kung itistaad natin, no, makikita nyo, yung mag-govern always kapag low-rise ay yung dead and live. Diba? Nabanggit ko sa inyo, marami tayong load combinations. Okay, marami lang. Pero isa lang sa kanila yung mananalo. It would be the largest load combination na pinag-add na. Tapos siya yung gagamitin yung reference para mag-design. Because yun na nga yung pinaka-worst eh. Siya na yung pinaka-worst na combination kasi siya yung pinaka-malaki. E kaya inumit natin yung wind load nung activity natin before ay dahil doon. Kasi maliit lang yung wind load to be compared. Sayang oras mo pag gano'n. Pero okay lang. For you as a designer, hindi siya bawal. You can just input your wind loads. Nagsayang ka lang ng oras kasi malalaman mo lang din pala na hindi mo siya gagamitin. Kaya yun, no? Directly, hindi na natin ginamit. Ang wind loads na lang natin yung nasa perdens at truss. Kung maayala mo. Kasi of course, there's a possibility that they will govern. Ang lalaki pa man din ng values, diba? Possibility nilang mag-govern, hindi ilagay mo sila. So, 207, what is 207D naman? Yan yung mga structures other than your main reinforced resistance system. Pero, nilalagay kasi sila under MWFRS. Ano itong mga to? Yung mga signs, mga rooftop structures, at saka yung towers. Okay? Yan yung ganun guys, ha? 207D. Mga, let's say, add-ons sa building mo. Parang mukha siyang add-ons. Lagyan ng mga bulletin boards, or signposts, diba? May mga ganyan ka. Or billboard. Then, section 207E, ano naman to? Section 207E, ito po yung ginamit natin noon. Kasi pang CNC to. Discusses about components and cladding. Naalala nyo, kumuha tayo ng effective area. Naalala nyo pa yung dapat one-third ng truss. One-third ng truss length should be the perdens spacing or truss spacing. No? One-third of truss spacing should be less than ata or greater than. Alam mo pa ito. Of the perdens spacing, diba? Papasok yan kasi under 207E. 207E. And dito yung directional at saka envelope procedure natin. So, nahati-hati ang 207E sa lima or anim ata yun. May analytical at merong simplified. Yung ginamit natin before, yung simplified. Kasi mapapansin nyo, diba, dun sa simplified, kuha ka lang ng mga parameters like yung basic wind speeds, angle of your roof. After nun, gagamitin mo na lang yung table, makakuha ka na agad ng wind load. It's that easy. That is 207E. No? Then, 207F, yan naman yung wind tunnel procedure. In case you're wondering, sir, ano yung wind tunnel? Gagawin ba namin yan ngayon? First step? Or ipapakita ba namin kung paano gagawin yan? Ang wind tunnel procedure, guys, that is laboratory procedure. Ano ibig sabihin nun, sir? Ibig sabihin, gagawa ka ng sarili mong model ng structure. And then, ilalagay mo siya dun sa isang wind tunnel. That's an apparatus na wind tunnel. Tapos, ang mangyayari, no, yung wind tunnel, mag-provide siya ng wind loads na tatama dun sa model mo. Tapos, yun na, no? By the use of computer, malalaman mo kung gano'ng kalakas yung winds na tatama. So, this is very scientific. Itong wind tunnel procedure. Kasi kung ayaw mong maniwala dun sa mga values na nandito sa NSCP, sabi ko nga, di ba, pwede kang gumawa ng actual value mo. Like ito, wind tunnel procedure. Ginagamit din ang wind tunnel, hindi lang sa dito, no, sa modeling ng winds natin, pati na rin sa mga aircraft. Like, anong dapat material na gamitin para sa aircraft na yan? Kasi kung tutusin, kung malakas na yung hampas ng hangin, di ba,
ay baka masira yung aircraft. Doon pa lang, no? Sa may hangin pa lang niya, hindi niya kaya. Take note, masyadong mabilis ang eroplano. Nakita niyo naman na siguro, di ba? Ang gano'ng kabilis ang isang eroplano bago mag-take off at after bumaba. Diba? So, sa sobrang bilis niya na yun, tapos hahampas yung hangin, sa tingin mo, kaya-kaya ng material. So, malamang, they are designed, no? Some of them are designed based on this wind tunnel procedure. I-re-reenact nila yung amount of wind na tatama. That is the same with designing, no? Pwede nyong gawin yun, pindot-pindot, kuha nyo na agad values. Kaso, wala tayo nyan dito. Pero, yung mga values na nakikita natin dito sa MSCP, galing lang din sa wind tunnel procedure. Yung ginamit nyo sa ganon, sa laboratory nun, galing lang wind tunnel yun. Okay lang kung in doubt kayo sa mga values na yan, you can go actual, pero yun lang kasi saan. Diba? Saan tayo magpapatest, no, ng wind tunnel procedure. So those are your sections under wind load. 207A, nandyan yung mga requirements natin, nandyan yung prerequisite, yung mga values na kakailanganin mo to for computing the wind load pressure. So 7B, directional procedure ito or the analytical procedure para sa lahat ng building heights. So 7C, envelope procedure siya para sa mga open and partially enclosed na structure. Pang low rise din ito, 207C. Pang low rise building lang. Then 207D, yan yung mga add-ons ng isang structure that will carry wind loads. Kasi malamang kung meron kang poste dun sa may roofing mo, kahit malang sa baba, take note guys, natutulak pa rin ang hangin niya. Diba? Naalala nyo naman na nung mga past na bagyo, imposible hindi kayo lumabas or nakita nyo man lang yung mga pictures. Ang dami nag-CUP-an ng mga ganun, no? Ng mga poste, mga signposts. So, as much as possible, kung i-design sila under 207B. 207E, components and cladding, andyan na yung simplified and analytical method. And lastly, yung wind tunnel procedure na wala tayo. Pero, yun ano, sabi ko naman na, yan yung last resort natin kung talagang ayaw mong maniwala sa values na lumalabas. At least dyan, actual model, tapos aparatos ng equipment, mag-induce ng wind loads. Okay? So, 207A procedures. Ayan. Buildings and other structures including the MWFRS and components and cladding shall be designed and constructed to resist wind loads in accordance to, tignan ka, section 207A to F. So, dapat pasok sa criteria nila. Kasi dyan makukuha yung basic wind parameters na. Okay. The procedures involve determination of, take note, wind directionality, velocity, pressure, selection and determination of appropriate pressure and force coefficients. Teka, di ba yan yung nasa 207A? Okay? Yung nasa 207A kasi doon natin makikita yung mga, for example, saan ba yung structure mo nakatayo? Malapit ba sa coastal area? Saan siya nakatayo? Anong V amount niya? Kasi kung maalala nyo, sa wind load, okay? Papakita ko lang ha. Pero, ganun lang ito. Just a preview. Isa sa mga parameters ay kung saan yung structure mo. Kasi ayan. This is your first ba to, second or third criteria. Pagkuha mo ng basic wind speeds in terms of
kilometers per hour. So, nakikita nyo ngayon, mapa ng Pilipinas na may contour lines. Kasi makikita nyo dun sa contour lines, 300, 320, 310. Ibig sabihin, if you're lying on this line, yung number na nakakibat dun, yan yung amount of wind load para dun sa, or sorry, that's the amount of wind speeds para dun sa location mo. At kapansin-pansin, kung papalapit ka ng papalapit sa may ganun, no, sa may, ang tawag yan, Pacific Ocean, palaki ng palaki din yung value ng ating wind load. Bakit? Kasi dyan nang gagaling yung mga bagyo. Rarely kang makakita, guys, na nasa left side nagumpisa yung bagyo. Meron ba? May nakita na ba kayo sa left side nagumpisa yung bagyo ng Pilipinas? Baka meron, pero rare. Kasi malamang, dun sa mismong ring of fire natin kasi nasa right side eh. Malamang dyan, usual na mag-start kasi dyan mainit. Diba? Paano ba nabubuong bagyo? Eh, nasa ganun yan, no? Nasa low pressure area, depende kung may mainit at may malamig na mag-init doon. That could cause now the swirling motion. Energy comes down. Energy is present when the force comes down. And at the same time, pushes the wind, the cold upward. Which now gives us the swirl motion. Tapos yun na, nag-start na doon. As long as ang bagyo nasa tubig, may source of energy siya. Palakas ng palakas yan. Kaya nga, kung sakali, kapag nag, dumaong na siya sa lupa. Pag yung bagyo nasa lupa na, anong tawag doon? Landfall, sir. Landfall! Ayun, thank you. Pag naglandfall na siya, ibig sabihin wala na siyang source of energy, no, ang bagyo. Yung cyclone natin. Wala na siyang source of energy. Pahina na siya ng pahina yun. Hanggat nasa tubig yun, may energy siyang pagkukuhanan. So, kaya pansin dito sa mapa na to, di ba? Palapit ng palapit sa may right side, palaki ng palaki yung value ng wind speeds. In terms of kilometers per hour yan, ha? So, isa to sa mga criteria natin. Ayan. Kilometers per hour siya. Ang galing to, galing sa pag-asa. So, yun, no? Yung sinabi ko kanina, marami tayong mga requirements or yung preliminary na values na gagamitin para makuha yung amount of wind pressure. Nasubukan, ito lang, last question ko, na gano'n, about sa past topics. Nasubukan niyo bang mag-solve ng wind loads sa struct? O hindi? Sa struct ko kasi natutunan ko eh. Nasubukan nyo bang mag-wind load sa strap? Wala? Hindi? Hindi po, sir. Okay, sige. Kaya at least dito, okay naman. Kasi pati earthquake, no, isasama ko dito. Kahit yung static force method lang. Kasi guys, yung earthquake nyo pala na paghati-hati sa amin. Hawak ko. Hindi ko alam kasi yung hawak ko. Nahati-hati sa amin yung earthquake. Set 2. Tayo na punta sa akin. Set 2. Sad. So yun, kami na lang din naman teachers nyo, Sir Balvin, Sir Klase, Ma'am Francis. Nagsishare na lang kami ng mga mga lessons namin para sa earthquake. Okay. Na-meet nyo na ba earthquake nyo? Na-meet nyo na, no? Ma'am Francis, sir. Yes. Ma'am Francis. Anong binigay niya sa inyo? Yung PowerPoint? Wala pa. Wala pa, sir. Ha? Wala pa kayong discussions? Wala, sir.
Wala pa. Wala pa, sir. Kasi, ano, sir, may problema ata schedule niya, sir. Conflicts. Yun lang, conflict. Kasi, may binigay mo na akong pauna. Yun yung diniscuss ko sa earthquake noong last year. Last year pa nung ako pa may hawak ng earthquake. Okay. So, sige. Ano ba ako part dito? Ayan. So, ito guys ha. The procedure na ginagawa natin ngayon allows the level of structural reliability required. The effects differing wind exposures, the speed-up effects of certain topographic features, lahat na nandito, no? In terms of hills and escarpments, yung hills and escarpments na yan, isa sa mga criteria natin, kapag ang isang building nakatayo sa hill, for example, yung hangin kasi nag-uplift, pag umaakyat yung hangin, tumatama sa mga hills, no? Ang nangyayari, mas bumibilis sila. So, dapat tinatake into account natin yun. So, pagpatag naman yung, di ba, pagpatag naman yung paglalagyan mo ng structure mo, wala tayong speed up na mangyayari. Walang uplifting na mangyayari. Okay? So, itong mga binabasa ko ngayon, those are the different criteria na kailangan natin paunang makuha. Which is mamaya, isulat nyo ng mabuti. Kasi, i-memorize nyo na, no, ito yung mga kailangan ko sa window. Sila yung mga hahanapin mo kapag magde-design ka under window. Then next, anong procedure ba? Sino muna? Main wind force resisting system ba yung ide-design mo? O si components and cladding ang ide-design mo? Ngayon, kung sino sa kanila, may kakibat na procedure na pwede mong gamitin. Mag-analytical method ka ba? Or directional procedure ka ba? Or yung envelope procedure ka na anong simplified method? Okay? So, yun lang naman yung nilalaman nito. So, lahat ng procedures natin ay nandito sa B to E. Maliban sa F, kasi sa F, wala ka na magagawa doon. Ipupunta mo na lang sa laboratory. Tapos, ayun, makuha mo na yung values, di ba? Hindi siya yung tipong kailangan mong ilagay to, kailangan mong i-consider to. No. Kasi doon, gagawa ka na ng sarili mong model under wind tunnel procedure. Okay? So, kapag tayo naman sulat or kailangan ng software, ito yung dapat alam mo. Pero usually sa sulat, ito. Alamin natin kung paano nga ba tayo nagsusolve ng windows. Andyan lang yan, 207B, C, D, O. Kasi yung 207A, yun yung mga criteria. 207F, yun yung wind tunnel. Scientific method. So, ano yung mga procedures natin na pwedeng gamitin? Okay? So, naiiwalay kasi sa dalawa, di ba? MWF, MWFRS, at saka yung CNC element natin on a certain structure. Now, ano dapat yung procedure na magandang gamitin? Eto ngayon yun. Ito yung outline, guys. Eto, yung tama yun. So, para sa mga main wind force resisting system, pwede natin gamitin yung directional procedure or we can say na analytical procedure para sa lahat ng heights. The general equation. 207. Then, sa number 2, para sa mga low-rise structures natin na simplified yung method na gagawin. Kasi mas ganun, guys. Mas marami kang isosolve sa directional kung para sa envelope. Sa envelope kasi, mamili ka na lang dun sa table. Then, i-apply mo na lang siya. Depende sa drawing. Kasi daming drawing yan yung 207C, guys. Nakikita nyo dyan, saan tatama, anong part, tawag dito, palayo ba o palapit? Ano papunta at saka palayo ko lang. Yung, di ba, may positive at negative wind loads tayo. So, yun. Yung envelope procedure ay hahanap na lang tayo ng values dyan, kaya mabilis na siya. Pero hindi naman siya sobrang bilis. Eh, basta alam kung saan ka tutulungan ng value, mabilis lang ang envelope procedure or yung simplified method. Napansin nila ito kasi kung sa lahat ng panahon, mag-analytical method ka, even though low story or mid story lang yan, nako, abutin ka siyang siyang. Kaya nangyari, in order for you to design it fast, na
pinakita nila na okay, we can use this envelope procedure. Pero, di ba, limited siya. So, ginawa nila, pwede kang mabilis, pero sa mga hindi ganun ka-critical na buildings. Pwede mong bilisan yung design mo, pagde-design mo, basta sa mga critical na buildings. Kaya nga yung envelope or yung simplified procedure para lang sa low-rise. Pag need to high-rise kasi baka critical na yung wind loads dyan. Mataas yung buildings, very critical na yung mga wind loads or yung mga structures nyo for the wind loads. Kaya hindi sila kasama. Pero later, pagpapraktisan natin yung dalawa, dapat marunong tayo mag-directional, marunong tayo mag-envelope. Mabilis lang yung envelope. Kaso yung transfer ng loads, ipapagsastaan na lang. Mabilis lang din kasi sa staad. So, sir, paano nga ba pagsastaan? Ano gagawin? Ano bang ginagawa ng staad? Bidirectional ba yan? O nag-envelope ba yan? Guys, directional ang staad pag ginamit natin yung wind load na tara. Why? Lagay-lagay ka lang ng value, control F5, tapos na. Ganun siya kabilis. Pero kung manumano kasi, problema dyan, mag-envelope procedure ka. Naalala nyo yung ginawa natin sa permits of class? Kailan ba natin sinabi na wind load yung nilalagay natin? Noong tayo yung nag-set. Tama? Tayo nag-set noon na wind load ito. Meron ba tayong specially nilagay na ito yung KZP? Hindi eh, di ba? Ang ginawa natin, pinumpin natin yung amount of wind na tatama saan natin siya ilalagay by kilonewton per meter. Kung hindi na natin nilagay na wind load yun, hindi mo malalaman na wind load yun, di ba? Di ba? Eh, ang staad, kung mag-wind analysis ka talaga, ilalagay mo lahat yan, ano yung basic wind speed, ano yung gust effect factor, tapos siya na yung magpo-compute para sa'yo. Ganun yung directional procedure. The envelope procedure, table, kukuha ka ng values doon, and then i-apply mo siya sa staan as though it's a floor load or linear load. Hindi si staan yung mag-generate ng load para sa'yo. Ikaw yung magbibigay kay staan ng load. Diba, naalala nyo yun? Yung sa trusses at saka ganun ng purlings. Ikaw naman, ikaw, tayo nag-compute no? Yung loads. Tapos, pin-provide na lang natin kay staan. Tapos siya na bahala mag structural analysis. Number 3, directional procedure para sa mga ibang structures. So, asap yan, under pa rin siya ng NWF. Number 4, wind tunnel. Ah, no, ganun na yun. Nung question na yan. Yan last boss. Kung wala na talaga nagayang lahat ng yan. Ito, pasok na sa lahat ng idea. Scientific na naman. Sa CNC, dalawa lang din. Yung ginamit natin noon, 270 at yung wind tunnel. 270. So, lahat sila, no, both of them, pwede kang mag-wind tunnel. Kaso, yun na nga, no, actual kasi yun. Actual na dapat scientifically mag-provide ka ng wind tunnel sa model. Okay. So, yan, alalahanin nyo ito, ah. Pwede kayong mga ganitong mga procedures to solve for the wind loads of the NWFRS and the components and ladder. Ayan. So, ito ngayon yung flowchart natin. So, sa 207A, dyan natin makukuha yung general requirements. Andito lahat ng basic parameters natin na kailangan. Dito yung mga requirements. Una, basic wind speeds. Pinakita ko naman sa inyo, mapa ng Pilipinas, may contour lines. Yung number na nandun sa contour lines, yun yung amount of wind speed, basic wind speed, on that particular area in kilometers per hour. Okay? So, basic wind speeds ang isa. Pangalawa, wind directionality factor. Wind directionality factor ay table yan. Na nakadepende sa ganun. Nakadepende yan sa kung paano mo gagamitin ng structure. Wind directionality factor. Ano ba yung structure mo? NWFRS?
performance and plugging, arc proof ba yan, kinimutang, kinimutang, at yung KD, yung directionality factor. Ito lang yung KD, multiplier lang siya. That is the second one. Third is exposure category. So exposure category, depende siya kung ang building mo ay nasa exposure B, C, or D ba. Walang A, no? Yan yung pinag-discussionan natin before, na yung building mo ba ay urban, nasa urban area, nasa rural area, o nasa, anong huli? Ano yan? Postal, sir. Correct, postal area. So, di ba, nabanggit natin yan, magkakaiba. Kapag ang isang structure mo sa urbanized, alam mo na yung mga bahay magkakalapit. Ibig sabihin yan, yung hangin, baka depleted na o nabawasan na pagkarating sa building mo. Kasi syempre, may iba na nagpapaslow down sa kanya, no? Nagpaslow down sa hangin. Kapag rural area naman, medyo malalayo yung mga building, so ibig sabihin, baka nabawasan na yung wind load, pero konti lang. Diba? At least may mga building sa paligid mo that may have reduced the amount of wind or the speed of the wind coming to you. Pero pag coastal area, malamang isa ka sa mga mauunang matatamaan like bagyo. Diba? So pagka landfall na pagka landfall, lasak na lasak mo ang 100% ng lakas. No? Bagyo. Parang ganyan. No? Kaya nga sa coastal, delikado yung mga ganyan, no? Yung mga amount of ganyan, no? Tawag ito, wind loads nila kasi nga direct kasi ma-apply. So as much as possible, alam nyo dapat yung exposure category. Yan lang naman yung ganun, yung under ng third parameter. Then fourth parameter, topographic factor. So yung topographic factor na depende sa kung ang structure mo ba ay nasa patag o hindi patag na lugar. Ayan. Topographic factor, makukuha natin nasa hillside ba, nasa ridge ba, nasa escarpment ba, o nasa flat na lugar ba. Yung structure. Ito lang naman yung formula ng KZP. So, kung nasa flat plane ka naman, yung nasa horizontal plane ka, diba? Yung structure mo, wala dun sa mga hills, mga ganyan, AZT, sapatuan. Pero, pag nasa mga hillside ka, ayan ang formula mo. Kukuha ka ng amount ng K1, K2, K3, depending on distances yan. Pag-uusapan natin, ano ba, nasan ba yung building mo? Nasa taas ba ng escarpment? Nasa taas ba ng ridge or hill? So, depende, no, kung nasaan. So, later on, itong table lang gagamitin mo. These are your multipliers for exposure C. These are your multipliers for exposure C. Meron pa dito, eh. Parameters for steam up naman ito. Parang kulang to. And ito lang parameters din. Tapos ito yung, ganun to. Anong tawag dun? Comparison ito. Comparison ito. Kung ano yung gawa dito. Alam ko ito rin eh. Alam ko ito rin gagamitin mo for other exposures. Kasi usually pag nasa hillside ka na, parang either nasa coastal ka or exposures. Anyway, I think it's the same. Kailangan mo dito ng mga ganun, no? Ng mga amount ng height, distance of crest, yung x is distance ng tawag doon? Distance ng ano yung dulo? Yung dulo ng hindi naman sa dulo ng ganun, no? Ng bangin. Yung dulo kung saan tatalon ka. Itong x yun, hanggang doon sa structure mo. Then yung z is height. Height ang basis natin, kalimutan ko lang. So later, magsosolve tayo ng ganito, no? Etong mga to yung requirements para ma-indicate mo kung ano yung CGT factor. Topographic factor. Next, gas effect factor. Pag gas effect factor, ito naman yung gano'n, no? Nakadepende sa frequency ng structure mo. Uy, papasok na naman yung panibago. Frequency.
So ano nga bang frequency pag iniisipin natin, di ba? So parang pag sinabi natin frequency, or ganun na lang, for easier, ang tawag ito, for easier understanding, pag sinabi natin frequency, yun yung ability ng isang material na mag-move left and right on a certain, a certain range. Yung parang mag-move ka from center to left, then center to right, then balik. Isang ganun, isang cycle. One wheel cycle of tawag ito, of a vibration or movement. So, ang mangyayari kasi guys, under tawag ito, gas effect factor, alamin nyo muna kung ang isang structure ay rigid or flexible. Saan siya nakadepende? Sa natural frequency ng structure. So, ano ba itong natural frequency na ito? To give you a representation on how it would look like, ito ang gagawin natin. Na pala, pa-open nga ako ng mga video nyo. Tignan nga natin kung buhay pa itong mga ito. Yung cameras nyo, pa-open. Tignan natin kung buhay itong mga video. Check, sakto mag-check na rin ako attendance. Okay. Nox. May iba nga eh. Okay, so ito. To continue, ito muna. Sa pag-usapan natin, sinasabi kong natural frequency. Ang isang structure kasi, okay? May different abilities yan to move left and right once na nabigyan ng loads. Diba? For example, tignan natin ito. Itong ruler na to. For example lang, pag ito gagalawin ko from left to right, ang tutukan niya yung movement niya. Parang ganito yung movement niya pag sobrang haba. You can think of this as a high-rise structure. Kapag na lang natin parang high-rise structure. Kita natin ganito yung movement niya. Now, what if low-rise siya, ibig sabihin, wakan ko dito. Ito lang yung movement. Tapos mag-move siya left and right. Nakikita yung difference. Nakikita yung difference ng movement nito versus nito. Diba? So, yung natural frequency natin ay dependent, no? Mainly dependent on the height of the structure. So, ang natural frequency ay capacity. Yun yung ability ng isang structure, okay? Ability ng isang structure yan. To move. So, yung natural frequency ay sa structure. Ano din yung ibang mga frequencies na tinutukoy mo, sir? So, depende naman ang frequency sa kung anong load ba. So, may frequency lapa ang wind load. May ability lapa ang wind load na tamaan ko para bumalik ko. So, yung natural frequency at yung frequency ng hangin, magkakaiba yan. Okay? Ang natural frequency at yung frequency ng earthquake, magkaiba din. Ang problema, pag nagkaroon ng resonance. Ano yung resonance? Kapag yung natural frequency ng structure at yung frequency ng earthquake o ng wind load ay nagtugma. Tignan ka, equal. Pag nagtugma yung natural frequency nito at yung frequency ng wind or ng earthquake, mag-a-amplify, lalakas yung movement. Pag nag-equal sila. So, importante ang frequency or natural frequency malaman, lalong-lalo na sa dynamics of structures. Take note, ang struct 1 nyo ay statics of structures yan. Bakit? Nagsa-summation forces kayo, equals 0. That's statics. Pag nagsa-summation forces ka na, equals MA. That's the time na dynamics nyo. Ginoon nyo, frame or beam. Diba? Kuha, may beam ka, tapos may support dito na pin, support na roller. Summation forces equals hindi 0, MA. Diba? Anong kukunin mo dun? Depende. Pag-usapan natin yung sa earthquake. Pa-earthquake yun. Sana nga ma-discuss. Medyo advanced topic na kasi yun. Kasi, alamin nyo yung relationship ng isang force to displacement, rotation to moment to rotation, parang ganun siya. Then, alam mo pa kung isa, yung stiffness.
Later yan, later. Sana madiscussin niyo yun. Sa earthquake kasi yun, dynamics of structures yun. So, kailangan nating malaman yung natural frequency para makakuha yung behavior ng structure once na kumama yung okay? So, yun lang yung kailangan nating malaman. So, sir, paano nga ba kumuha ng natural frequency? Maraming pamamaraan. Meron tayo actually simplified method. So, kung titignan natin dito, meron tayo simplified method dito. Cost-effect factor. So, ito. So, pag kukuha tayo ng cost-effect factor, nakadepende siya kung ano yung natural frequency. Sabi ko nga. So, dalawa ang criteria natin for natural frequency. Kapag ang structure natin ay less than 1 Hz, ito 1 Hz, HQRTZ, 1 Hz, masasabi mo ang structure ay flexible. Meaning, high-rise yung mga yun. Yung mga less than 1 Hz ang natural frequency. While, yung mga rigid naman, ayun na, sabi nabanggit ko na, yung mga low-rise na building, ang tawag sa kanila rigid structure. Yan yung mga greater than 1 yung natural frequency. Greater than 1 Hz. Ayan, kapag low-rise, rigid, tama? So, pwede ang best effect factor or simplified na lang. Kasi pag low-rise, hindi naman ganun katilangan. Kaya we can just put a value na pwede sa lahat ng low-rise, pwede parehas na hindi ka lang yun. So, this will be your best effect factor dahil region structure. Ibig sabihin, kahit tumama ang hangin, no? Nakatayo pa rin. Kasi hindi naman siya ganun kalaki para mag-move ng sobrang, hindi naman siya ganun kataas para mag-move ng sobrang laki sideways. Eh. Pero kung high rise na yan, ako, kung konting ganun lang, ang laki na yung movement, diba? Ng ating ruler or ng structure. That's why, as much as possible, kung low rise, mabilis lang dapat ang analysis. Pagdating mo ng high rise, pataas ang structure mo, pahirap ng pahirap din yung analysis. Okay? Kung ganito lang naman kumuha ng approximate natural frequency, kung hindi mo ngayon effectively, kasi kailangan pasok muna sa criteria ito. After pumasok, later na pag-usapan natin ito. After pumasok sa criteria na ito, diretso na tayo dito. Approximate natural frequency. Depende pa kung nag-a-analyze ka ba ng still moment resistant thing. Concrete ba moment resistant thing? So, pag-usapan pa natin yung different things niya. At yung others. Actually, itong last ito, others na natin. May others na siya. May lateral consistent. So, yan na yung pag-compute ng natural frequency. Ano napansin nyo? So, yung susisit yung age nasa baba. Diba? Nasa baba yung age. So, the higher the height, the lesser the natural frequency. Kaya nga nabanggit ko sa inyo, diba? That if your structure is less than 1 Hz, that's the time na higher, that's the time na magiging flexible na ang talon sa kanya. Flexible structure. Kapag low rise naman, ang tawag sa kanila rigid. So, ganun yung situations natin ha, later. So, that is our gust effect factor. Take note, wala pa no? Tignan muna natin kung yung structure mo ba ay flexible or rigid. Then, pag nalaman na natin yun, saan natin mo po yung gust effect factor? Enclosure classification. Ito. Pag may enclosure classification kasi, nakadepende yan sa kung ang structure mo ba ay magiging open, partially enclosed, or enclosed. Paano mo masasabi na ang isang structure ay open? Meron ako dito criteria. Okay. Masasabi mo na ang isang structure ay enclosed. Ayan. Masasabi mo na isang structure mo ay open structure, open building, kapag AO is greater than or equal to 80% ng AG. Question, anong AO, anong AG? Okay. Ito yung building. Sample lang, ito yung building. Ito, rectangle. Ito yung building.
Tapos, may hangin na tatama on this side. Ibig sabihin, isang side lang muna ang analysis natin. So, on this side, ang AO ay yung area ng opening dito lang, sa face lang na to. That's AO. Yung area ng opening sa face lang na to. Nasa left side yan, o, di yung left lang, siya lang. Yung sa left lang. So, opening dito. Then, yung gross area, parang parehas lang sa design of tension numbers. So, wala yung, isipin nyo, wala yung butas. Buong buo, no? Wala kang window, wala kang open na door. In, parang puro concrete lang. So, that's the gross area. That's baseline height lang. Parang ganun. So, if the area of opening is greater than 80% of the area of that face of the wall, or kung ano bang part in the wall na, ibig sabihin, kahit yun lang. Sir, question. Yung isang side lang. Actually, when you think of it, dapat lahat titingnan mo. Lahat. Sa the west, the east, the north, the south. Lahat titingnan mo. Lahat. So dito, open siya kasi napakalaki ng yun. So, tatama naman yung hangin sa loob. So, delikado yun. Pag tumama or pagpapasok ang hangin sa loob, tapos yun lang yung opening, oo, surge in yung hangin, yung wind pressure mo, instead na sa labas mo lang i-analyze, pati sa loob na. So, kung sakali yung pang-open dito, pati open sa kabila, diba, magpapasok lang yung hangin. So, dapat lahat titingnan nyo. So, sir, paano din namin masasabi na open and closed or partially enclosed siya? Decision ng engineer. Decision ng engineer. It takes guts para sabihin yun kasi di ba nakakatakot magkamali sa design. Pero kung sakali, think of every possible thing that that can happen. Sample. Masasabi natin enclose ang isang building. By what? By glass walls. Glass walls, no? Nakapalibot glass walls yan. Question, maganda ba na i-consider siya as enclosed? Enclosed ba yan, glass walls? Ginamit mo. Kasi pag tayo nag-design tayo, isipin mo, lahat ng bagay. What if dumagyo? What if may lumipad na perlins tumama dun sa glass wall? Nabasag yung glass wall. Ano na kayo yung structure? Enclosed pa rin ba? O dumabagyo? Ano yun, habang bumabagyo, inaayos mo yung glass wall, no? Ay, dupe. So, diba? Instead of it being an enclosed building, pag mga ganun yung situation, ah, glass wall lang. Dapat, i-rule out natin na partially enclosed or, baka maging open yung structure depende sa kung paano pagkakamay yung hangin. That's the time na you can rule out, no? Basta masama sa explanation mo yun, malito ko, na may ilagay mo siya na structure bakit ito. Mga ganyan situations. Then, pasok pa rin siya sa criteria. So, pag, paano masabi na open ang building? Lahat, i-check mo. Eh, lahat, i-check mo. Dapat 80% ay, ganun, 80% ay bukas. Area of opening is greater than the 80% of your gross area. So, gross area is the specific strength of a certain place. Area of opening, depende. Window mo ba? Ang ganito kalaki, kunin mo. Total, ha? Total. Lahat ng areas of opening. So, baka naman kasi hindi lang isa yung window. Diba? May door din na bukas lang. So, ilalagay mo yung door. As area. Okay? Next is yung partially enclosed. Pag sinabi ko ba, pag sinabi yung partially enclosed, dapat pasok sa dalawang criteria. May bago tayong mga ganun, may bago tayong mga values. May AOI at may AGI. So yung AO kanina, nakadepende sa isang phase. AO is dependent on just a single phase. Sa part lang na to, kung dito lang ang analysis mo. Next, kung sa next side ka naman, siya lang din, dito lang. Within the boundaries of dito lang. So, depende yan sa kung sa case ka mag-analyze. Now, yung AOI naman is the total
maliban dun sa dun sa anak ina-analyze mo. Ano ito ro? What is AO greater than 1.18? Ano yan? So yung AO natin, yung area ng opening, doon lang sa face na to. Tama? On this face. Yung AO ato naman, area ng opening sa lahat. Maliban sa kanya. Yung ina-analyze mo. So you add all of the openings. For example, ito si East. This is East. This is East, no? Ito. So, ano ba yung AOI? Yung area ng opening sa north, sa south, sa west, excluding the isa, wag yung isama to, and yung roof sa taas. Kasi yung opening enclosure natin sa lahat yan, north, south, east, west, and from the top. That's the enclosure. Ang tawag din guys, building envelope, ano yun? Ayan, building envelope. Building envelope are, yung nasa taas na building envelope, are all that encloses your structure. So, lahat ng exterior walls ng east, west, north, south part, at yung roof sa taas. That's what you call the building envelope. Na, diba, daming info, ganyan. Lalagyan sa inyo, no? Medyo marami talaga ito. Lalo-lalo na magbabasa ka ng isang buong code, take-out windblow pa lang ito. Wala pa tayo dun sa procedure ng directional procedure. Dami yung dapat matututunan dito. Ano, building and other structures are flexible. Yes, definitely. Natural frequency, yes, definitely. Low rise, mean roof height less than 18 meters. Tapos yung mean roof height does not exceed the least horizontal damage. Ganyan lang. Usapag pa natin yung elevator. So ito, partially enclosed. Ganun siya, no? So ang AO ay yung area of opening dun lang sa side na yun. Then AOI is yung area of opening ng lahat, no? Added together. Maliban dun sa tinatawag. Maliban dun sa pinoconsider mo. Yung AGI naman, nakikita nyo dito, this is AGI. AGI. Same scenario. Ang AG ay para lang sa face na to. Then AGI ay yung sa rest, lahat, maliban dun sa face na yun. Yun lang. So yung AO at AG, para lang dito. Yung AOI at AGI, the rest, without yung sa considered case. So, analyze mo muna to. The next yung kabila, the next yung taas, the next yung north, the next yung south. Then, mag-design ka. And I consider na partially enclosed ko, mag-open ba ako, or enclosed na. Kasi guys, ah, when you think of it, kapag may mga doors ka naman, lalo na pag yung doors mo naman ay mga wood, mga aluminum, di naman yun agad nasisira. You can consider that as a enclosure. Hindi siya opening. Pati windows, guys, hindi siya opening. That's enclosure. Hindi ibig sabihin na pag may window ka, butas na agad yan. Pero you can consider that as butas. Bakit? Pag nasira yung window mo, na bumagyo, masasabi mo ba na open siya? Kapag yes, eh, consider mo nalang na open. Open siya. Kaya yung mga doors, hindi naman. Hindi naman na, meron na bang door na, gano'n, na tawag dito, na hinila ng bagyo. Ewan ko ah, di pa makaka-experience, mga sapatos, gano'n, diba? Mga sinampay na damit, mga furnace, mga bubong, gano'n ang nililipad ng bagyo. Pero para malipad ang door, not sure. Parang mabigat-bigat na yan, no? Kung sakali man. Kung mga ganong situations, nasa decision nyo na yun. Na, eto ba, pag bumagyo, nangyila ba to? Nasisira ba to? So, kung hindi, dito na lang siya i-consider sa opening. So, yung window mo na to, no? Open na gaganon ba? O kung nasisira yan, i-consider ko siya sa opening. Okay? So, nasa decision nyo yan later on. So, yun ang partially enclosed. Kapag enclosed naman, simple naman na yung enclosed. Pag wala na dun sa dalawa,
hindi ka masok sa ganun, no? Hindi ka pasok sa partially enclosed. Ano lang kung nag-enclose ka na. Ano lang naman yung situation natin kapag... Okay, ganun lang naman. That is for enclosure classification. Pag hindi ka pasok sa open, hindi ka pasok sa partially enclosed, yung malamang yung enclosed structure. Wala na eh, wala na iba eh. Halata naman na enclosed ang isang structure kapag kukunti lang ng area. And then lastly, internal pressure coefficient distribution. Okay, so yung internal pressure coefficient na yan, depende yan sa kung ang structure natin ay sa, or sa, depende yan kung saan tatama yung hangin dun sa structure natin. Wala. Kasi, for example, under directional procedure, diba meron tayong tatlong pagkakaibang locations, diba? Meron tayong una, windward, leeward, and sidewall. Tatlo yun. Windward, leeward, sidewall. Windward, leeward, sidewall. Tatlo lahat. So, pag meron tayong structure, eto muna yung direction ng hangin. Pag tumama siya dito, eto yung windward. Yung directly natatamaan ng hangin. Same scenario, dito pa rin yung direction ng hangin, tatama dun sa structure, tapos yung hangin, diba syempre, pag tumama yung hangin dito, parang papalibutan niya yung structure, diba? So yung hangin na tumama sa gilid ng structure na to, that is what you call na the sidewall. Same scenario, yung ganito yung direction ng hangin, tatama dito sa building, tapos nahila dito sa kabila, kasi diba, ikot yung hangin dito, and then exit dito, nahihila itong likod na part, this is what you call now, the leeward. So pag ganito yung direction ng hangin, windward, sidewall, leeward. Okay? Pag dito naman ang direction ng hangin, malamang ito na yung windward, sidewall, and then leeward. Pag ganito naman, no, sa east-west naman tayo, pag dito yung direction ng hangin, windward, sidewall, leeward. So yung mga ganong situations, kasi ang directional, dun papasok ang GCPI. So pag nasa windward ka, ano yung multiplier ng GCPI mo? Pag nasa leeward ka, ano yung multiplier ng GCPI mo? Pag nasa sidewall ka, ano yung multiplier ng GCPI? Naka-table. Envelope procedure ay ganun naman na, hindi siya yung windward, leeward. Actually, parehas lang eh, pero hindi siya tinawag na windward, leeward. Naka-ganun siya eh, naka-direction lang siya eh. Dito, pwede kong i-example to. Diyan ginamit dito guys, yung ganun, tawag dito, envelope procedure yung ginawa dito. Ah, naalala niyo to, ito yung ginawa natin dun sa last time, no? Yung, ito yung ginawa natin nung ganun, nung laboratory nung Principles of Steel Design, diba? This is envelope method, ay no, 207E. Envelope procedure to, 207E. Para sa mga components and cladding to. Well, para dun sa main reinforced existing system, simplified method ng main reinforced resistance system. Eto! Hindi, eto, nasa baba. Eto. Ayan. Titingin ka na naman sa figure, tapos check mo saan pupunta yung hangin. May windward na naman, windward corner, saan tatama yung hangin. Then, letter A, B, C, D, E, F, G, H. So, pag ganyan, yung case, meron tayong mga values for that depending kung anong case A, case B. Ang case A, kung saan direction mo win. So, parang ganito. Load case 1, ito, case 2, ito. Ito yung mga values na yung wind load. In kilopascals lahat yan. Tabi lang. Ganyan kapag simplified method yung envelope. Dali mo lang kukuha based on ganun lang naman sa direction. Ito, wind blows normal to the ridge, that's case 8, or case 1. Wind blows parallel to the ridge, that's case 2. Ganun lang. Ganun lang yung tama ng wind. Tapos na. Ano ba?
Hindi katulad sa directional procedure na ang dami, sobrang dami. Okay, so sumobra na tayo ng time. Sa laboratory, magbibigay lang ako nito. Ito lang, paki ganun na lang, print screen or copy. Ang laboratory activity niya sa akin ay somewhat ganun lang. Medyo vague. Kasi sinabing vague, hindi ganun ka-clear. Ito. Prepare the loads of a two-story warehouse structure located in Viracatabuanes. Structure is situated in a farmland with scattered obstructions. The structure is enclosed having a standard occupancy category. Four spans at 5 meters on 5 meters each, no? O ibig sabihin ng 4 spans at 5 meters each, yung total ng 20 meters. Kasi 4 na din pa 5 meters. Sa X direction. And then, sa Z direction, 2 spans at 6 meters each. So, dalawang span, 6 meters, 6 meters, entirely 12 meters. Tapos, yung height niya naman, 4 meters from the ground floor to the second floor, 3 meters from the second floor to the roof beam, then, 1.5 meters from roof beam to the apex. Gable in roof. Take note, ah, warehouse to. Dead loads and live loads are open based on the occupancy. Bakit napaka-vague niya? Ito ah, kasi una, mag-research kayo dyan ng ano. Ano pa meron sa warehouse? Ano pa kasing warehouse muna yan? Diba? Kayo pa si, alangan naman, pare-parehas tayo. Uy, yun din sa'yo? What a coincidence! Parehas tayo ng warehouse. Ganun no, napakalupit. Imposible naman, lupit naman nun, parehas sa parehas tayo. Uy, yun din sa akin. Ganun mo talaga mag-isip. Dahil naman na easy, diba? So yun, ano bang munang klaseng warehouse yan? Ibibilang mo. Then, sabi dito, situated in a farmland, so dapat it makes sense. Ano ba yung nilalagay na warehouse dyan sa farmland? Kasi tayo later on, ha, pag may magpagawa sa inyo, pagawa naman ako ng structure na ganito, saan ilalagay dito? Anong klase yung structure? Iisipin mo. Ano nga ba yung mga dead load at live load na pwede natin i-dito? Diba? Mapapaisip ka dyan eh. Kasi kung residential, madali lang eh. Pakayos ka ba? Okay lang ba kapag conflicting na lang? Mga ganun, di ba? Tatanungin mo yung owner. Pero dito, open. Mag-isip kayo kasi kayo bahala kung ano dapat yung ilalagay niyo. At dapat it makes sense. Structure is in a farmland. Scattered yung obstruction. Meaning, malalayo yung iba. Malalayo yung next na bahay. Oh, teka, scattered obstructions. Di ba, sir, ganun yan? Rural area. Yung papapasok na yung imagination mo. Itutuloy kasi natin to sa wind. So, dun na papasok yung ability mo to decide on what should happen on a certain, ano ba to, statement, no, sa isang person. For example, ito lang sinabi niya sa'yo. Then, on the extent of your ability to do design, provide me those values. Dead load, live load. Pwede ba namin umpisahan sa staad na rin kasi? Pwede lang. Istaad nyo na yung mga beams and columns na gusto nyo. Ako paano yung placement. Pero, in my opinion, research nyo muna ano bang meron sa warehouse. Ano bang klaseng warehouse yan. At ano yung mga kailangan for that particular warehouse. Hindi naman ibig sabihin na yung dimensions niya, yung total dimensions niya ay pare-parehas kayo, eh yung design pare-parehas na din. Diba? Hindi always ganun yun. Hindi always yan. Hindi ko naman sinabi kung ano dapat yung kultura ng second floor. Hanggang saan lang ba yung second floor? Diba? Pwede yung mangyari yun eh. Baka yung second floor mo magbukang mezzanine. Pero okay lang yun guys ha. Madaya lang ang school yung ginawa nila, ginawa yung sa mezzanine, sa may end building. Yung second floor na mezzanine. Second floor dapat yun eh. Pero yung ginawa kasi nila, yung design at saka yung pangalan dun sa architectural plan, mezzanine yung nakalagay, hindi second floor. Sa mga ganung situation, saka mo madideclare. Paano nasabi na mezzanine? Kasi dami nagtatanong sa akin, paano nasabi na mezzanine yung sir, second floor na yun? Because they are the ones who decided to do that. At kayo in the future, kaya nyo rin gawin.
Kasi pirma lang yun. Pirma nyo lang naman yun, tsaka yung lisensya nyo. In the future. So, for your laboratory, on the extent of your imagination and research, pakigawa ako nyo. So, una yung mga plans. Hindi naman sa ngayon ito. Hindi naman for next week mag-end na to. Kasi sabi ko nga, i-connect natin siya sa videos. So, parang working na laboratory natin ito. Ang checking ko, hiwa-hiwalay. Check ko muna yung una malamang sa may part ng dead load, correct ba? Yung mga kinuha nyo bang dead load or live load, does it make sense? Tama ba na ganito yung loads na ginamit natin? Pwede lang ba, sir, na kumuha kami ng values outside NSCT? Okay lang. Basta ipakita nyo kung saan nyo siya kinuha. Okay? Pag kumuha kayo ng outside NSCT na values. Pero sir, okay lang ba kahit NSCT lang? Yes, okay. Yung mga dead loads, live loads, okay lang po. Ganun, no? Iwahiwalay yung checking ko dyan. Kung imagine yung ganun, no? Yung plan nyo, ano ba itsura niya. Kaya nga yung plan, kahit plan lang, okay na sa akin. Yung round, second, at third plan, that's okay. Tsaka yung ganun. Kahit di na sa elevation, not so much on the elevation. Kasi elevation, napakadali lang din naman. Sinabi ko naman ng enclosed yung structure, so hindi ko naman kailangan makita kung meron kang mga windows, or baka open pa nga yung warehouse niyan. Diba? Pwedeng open, pwedeng hindi. Baka partially open lang din, no? Partially enclosed lang din siya. Open yung ilalim, pero yung second floor mo, enclosed siya, wall, no? Marami. Marami tayong pwedeng isipin na design, possible design of this area. Ang question muna kasi, ano kasi muna yung warehouse? Ano kasi kinikip dyan? Warehouse eh. Ano ba yung kinikip natin dyan sa warehouse? Okay? So, I think, no, para hindi naman sayang yung data niyo, pwede na natin i-end yung call. End call daw. Oh, well, it's a call. Actually, pwede natin i-end yung meet. Tapos, mag-prepare na kayo ng gagawin nyo dito. Kahit hanggang ganun lang, no, yung extent lang ng time natin 4:30, then you can stop. Okay lang yun. You have other subjects naman na gagawin nyo pa. At gano'n naman, hindi naman agad-agad i-check ito. Continuing ito, no? Continuing na dito, laboratory report. Okay? So, that's all guys. Thank you. Till next time ulit, please prepare para dito. I-discuss din natin kasi yung window based on this category. Okay? That's all. Till next time. Peace out.